Hello guys, welcome uli sa ating channel. Ito na naman ang inyong kuya para magbahagi na naman ng panibagong kaalaman, no? Bali this time ang pag-aaralan natin ngayon ay ang tungkol dito sa hagdan, no? Sa computation ng ating hagdan, no? So bali dito ang kukumputin natin, yung kukumputin natin dito ay yung haba ng run ng haba ng run natin, yung bilang ng riser at saka yung taas ng riser at saka yung bilang ng thread, no? So napakadaling computin ng mga yan guys, sa step by step pong ituturo sa inyo, no? So dito sa videong ito, sundan nyo lang magmula sa umpisa hanggang sa dulo. I-discuss ko sa inyo step by step. So yung given na rise natin, ito yon 2.2 meters, no? Pag sinabing rise guys, ito yung taas ng hagdan natin, no? Magmula dun sa flooring sa baba hanggang dun sa taas ng flooring sa upper floor, no? So pag sinabi namang run, ito yung haba magmula dun sa dulo ng hagdan na yon hanggang dun sa dulo sa kabilang hagdan. So ayun yung run. Kukomputin natin yun guys, no? And then pag sinabi namang riser pala, sorry. So ito yung taas naman, no, ng mga steps natin, no? Ayun yung tinatawag na riser, no? Ayun. Pag sinabi namang thread, ito yung lapad ng steps natin, no? So bali may nosing yon, pero ang gagamitin natin yung walang nosing, yung effective width ng thread. Yun yung gagamitin natin sa computation natin dito. Okay? Okay, so bago pala natin ka-computin guys, pag-usapan muna natin yung standard riser height natin, no? Bali ang riser height natin from 17 cm yan to 20 cm. So, or 0.17 meters to 0.20 meters. Ayun, nagre-range siya dyan, no? So, hindi maganda kasi kung mas mababa pa sa 0.17 meters o 17 cm o mas mataas pa dun sa 20 cm, no? Kailangan na range lang siya 17 to 20 cm. Pwede rin yung 18 cm, 19 cm, basta nasa range siya niyan, no? So, yun yung riser height natin. So yung standard naman ng thread natin, no? So bali thread width natin 25 cm, pero yung effective width niya ayon, 20 cm lang, no? So meron siyang 5 cm na nosing, no? So ang gagamitin natin sa computation guys, yung walang nosing, yung effective width ng thread, no? Kung width ng thread ay 30 cm, ang effective width niya 25 cm lang, no? 35 cm yung width ng thread o yung lapad niya, no? Bali effective width niya, wala yung nosing, 30 cm. Kasi pero yung nosing guys, no, 2 cm hanggang 5 cm yan, no? So bali ang ginamit pinag-less dito is 5 cm. So yun yung mga effective width ng thread natin tsaka yung riser height, yung standard natin, no? Okay, so punta na tayo sa computation. Okay, so ang una natin kukomputin guys, yung riser natin, no? So gaya na sinabi ko kanina, yung riser natin, no? Bali 17 cm yan to 20 cm, nagre-range siya, no? So yung bilang ng riser natin, yun yung una natin kukomputin. May formula naman tayo, no? Number ng riser is equal to stair rise height, no? Yung height ng rise natin, ayun, no? Nung stair rise, no? 2.2 meters yon, no? So yung riser height naman natin kukunin natin dito. So ang siyempre ang pang-divide natin diyan yung minimum, yung 17 cm or 0.17 meters. Since meters yung unit natin doon, 2.2 meters, gagamitin natin meters din, yung 17 cm 0.17 meter yon, no? So bali magiging ganito siya guys. Is equal to 2.2 meters, ayun yun yung height, no, ng rise ng hagdan, no? Tapos divide natin sa 0.17 meters, which is yung 17 cm yon, no?
So ang bilang niya bali magiging 12.94. So sa dito sa bilang dapat guys wala siyang 0.94, dapat buo siya. So kukunin natin 12 lang, no? Ayun siya, number ng rise natin yung bilang niya 12. Ayun 'yon, no? Pero pag nakuha na natin ito, pwede naman nating pang-divide sa rise natin para makuha yung height naman, yung exact height naman nung mga riser natin, no? So magiging ganito siya, guys. Yung height ng riser natin, height ng riser is equal to 2.2 meters. Ayun 'yan, no? I-divide natin sa 12. Kung ano 'yung nakuha natin doon, so 2.2 meters divided by 12, ang mako-compute natin diyan, ayun, no? Height ng riser natin is equal to 0.183 meters. So pare-parehas ang taas niyan, no? Na tigpo 0.183 meters or 18.3 centimeters. So ibig sabihin, guys, pasok pa rin siya dun sa 17 cm to 20 cm, no? So bali nasa bandang gitna siya, 18.3, no? So hindi siya mababa, hindi naman siya sobrang taas, 18.3 cm. So ipang di-divide lang pala yung 12. Bali ganun 'yon. Ang height naman niya ayun, 0.183 meters. So kung titingnan natin 'yan sa perspective, guys, ganito siya. Ito 'yan, no? So bali yung dosing 'yon, bali kung titingnan natin dito, no, sa ano, bibilangin natin, ito 'yung sinasabing dosing riser na 'yon, no. So magmula sa una, ito 'yon. 1 2 3 4 5 6 'yung taas niyan, no, ng steps natin. 7 8 9 10 11 12. Ayan, no. Kasama 'yung dulo. Ayun 'yon, no. And then yung taas ng mga yan, ayun nyo, yun nga yung 0.183 meters or 18.3 centimeter. Ayun yung mga yan, no? Ang susunod na kukompute natin ngayon na ay yung thread na o yung kung ilan yung thread natin. Ayun, yung lapad ng steps, no? So, yun yung susunod na kukompute natin. Okay, so yung bilang ng thread natin na guys, eto na, no? So eto 'yon, number ng thread natin, number pala ng riser, i-minus lang ng 1, no? So babawasan lang natin ng 1. So bali magiging ganito siya, number ng thread natin, bali number ng riser kasi 12 yung na-compute natin, minus 1. Ang answer, no, number ng thread 11 lang pala, no? 11. So bakit kaya 11, no? Samantalang yung riser 12 tapos yung thread 11. Ayan ang i-discuss ko, guys, dun sa perspective natin, no? Okay, so ito yung reason, guys, no, ba kaya ano yan, kaya naging 11 lang yan, no? So ito siya, bilangin natin. Ito yung lapad na yan, 11 siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hindi kasama, guys, yung flooring sa taas, no? Ayun yun. So yung dulo kasi, hindi na natin sinasama yun. Ang binibilang lang natin, ito. So yung steps, no? Yung thread lang ng steps, yan, no? Kaya 11. Sa riser, kasama kasi yung dulo na yon, kaya naging 12. Pero din sa thread natin, binawasan natin ang isa, hindi kasama yung flooring na ng upper floor, no? Hanggang dito lang. Ayan, no? So, yun. Kaya yun yung reason bakit naging 11 lang yung thread natin. Susunod na kukompute natin, guys, ito ng run na. Ito, yung haba niyan, no? So mako-compute na natin 'yan kasi na-compute na natin yung bilang ng thread natin. So madali nang compute nito kasi meron naman tayong standard na lapad ng thread natin, no? So pag-usapan natin 'yan. Okay, so dun sa computation ng run na ito na, guys, no? So madali nang ma-compute 'yan kasi yung bilang ng thread nakuha na natin, 11 'yon. So, meron naman tayong formula niyan, no? Number ng thread times effective width ng thread. So, gaya na sinabi ko kanina,
Bali, ang effective width ng thread ang gagamitin natin, hindi yung may nosing, no? Yung walang nosing. So, ang gagamitin natin yung 30 cm or 0.3 meters, no? So, bali, magiging ganito siya. So, yung number ng thread, 11, no? Times effective width ng thread, bali, 0.3 meters. So, yun, 30 cm ang ginamit natin. Huwag tayong gagamit dito sa kabila tayo, no? Yung walang nosing. So, pag pinag-multiply yung 11 times 0.3, ang haba ng run natin, 3.3 meters. So, ayun yun, no? So, ganun lang pala kadali para makompute yung thread natin, no? At saka yung run natin, no? Yung haba ng run natin. Susunod, papakita ko sa inyo sa perspective kung nasaan ito. Ito guys, no? Yung 3.3 meters na na-compute natin na run, no? So, on C yun, na tigpo 0.3, ang ginamit natin, no? Nasa standard natin yon. So, 11 times sa 0.3, ito nga yung run natin, 3.3 meters, no? So, ganun lang kadali, compute, no? Parang summary lang, given naman yung rise, yung taas ng hagdan natin, bali, mako-compute natin yung riser, no? Na-compute natin yung bilang ng riser, gumamit tayo ng formula, tapos na-compute na rin natin yung height ng riser, no? Meron din tayong formula. And then, yung sunod natin kinompute, yung thread. Yung bilang ng riser, babawasan mo lang ng isa, yun yung bilang ng thread, no? So, para naman ma-compute yung run, bali, yung effective width ng thread, imumultiply lang sa bilang ng thread. So, ayun yung haba ng run. Okay, so ganun lang kadali, no? Yung pag-compute nitong hagdan, no? Ng thread, ng riser, at saka ng run. Okay, so kung nagustuhan nyo itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba para ma-notify kayo sa mga next video ko. Thank you very much po and God bless sa inyong lahat.